paglalang niya, iiwag niya na. Nang lalangin ng Diyos sa iba, at siya lang, ay talaga ang Diyos ng pagrelasyon sa kanya. Mayroon silang malalim na pagrelasyon. Nagkikipag-usap ang Diyos saan. Naririnig din nila ang boses ng Diyos. Pinagpala ng Diyos, iwa siya. Subalit nang sumuway sila, pinutol nila ang relasyon nila sa Diyos. Ano nangyari sa kanila? Sila'y nagtago sa Diyos. Nagtago. Nakita nila ang kanila sa lupa. Na sila gumawa ng solusyon sa kanila. Yung robe of righteousness ng Diyos na pinalo sa kanila na wala. At sila'y pinalis ng Diyos. Alam mo na lang? So, ang sabi dito ni Isaiah, your sin separated you from God. Ang kasalanan ay nakapag-iwalay. Kaya yung mga kapatid natin, mga people na hindi na nagsasama, because of sin, at ang Diyos naman ang nagbigay ng solusyon. Upang ang relationship, yun, broken relationship ng Diyos sa tao, ay maibalik ulit. Si Jesus Christ ang gumawa ng paraan. At ang sabi nito, ni Apostle Pablo, while we were yet sinners, Christ died for us. Nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. Si Jesus Christ ay nagkatawang tao. He humbled himself and became man upang tayo ay matulog. At nang narinig natin ang Ebanghelyo at nakilala natin si Jesus Christ, doon nagsimula naman ang ating relasyon sa kanya. Tayo ay nagpabinyag. At ang baptism, ang symbol ng baptism is kinasal ikaw, Kristo. Hindi mo ayaw pula. Ikinasal ka ni Kristo, Christ is the groom, the church is the bride. Ikinasal ka. Pag kinakasal, ang relationship marriage ko, di ba? May sumpaan, at ang sumpaan nila, kahit ang mga kahirapan, till death. So, sa amin rin, sa pagkikilala ni Jesus Christ, hindi lang pagkatapos na mabinyagan ilang linggo, isang linggo, dalawang tapos na. Wala na. Kahit dito niyo mga ilang pabinyag, ng mga kasama niyo, na ikaw binyagan, ilan kayo na nabinyagan? Ikaw din sa San Francisco, nang kayo binyagan. Ilan kayo na nabinyagan na kasama mo? Ilan pa na natin? Binyagan. Wala na kayo ba kasama? O ilan, lahat pa kayo na natin? Yung lola ko, nagpabinyag siya pero hindi na natin. So, ilang araw lang. So, hindi talaga niya lubusan na isurrender ang kanyang buhay saan? Sa atin pag-ipag-relasyon sa Diyos, kailangan natin ibigay ng lubusan ating buhay sa atin. Na, ang sabi ng Panginoon, ang makatiis hanggang sa atin. So that is our relationship with God. Paano natin siya lalo makikilala upang mabet ang ating relationship? You need to study the word po. Sapagkat yan ang nagpapalito sa mga. So, ilang oras ang ginagawa sa pagbasa ng Bible? Ilang oras ang ginagawa? Ang suggestion ko sa inyo, hindi ka rin sumuli na kahit yung lamang isang oras, isang oras. Then na kayo mag-isip. Contemplate and meditate the word of God. At
doon yung makikilala ng Lord at Jesus Christ. Sa Spirit of Prophecy, basahin niyo yung libro mo. The Desire of the Jesus, The Step to Christ. Yun ang mga magandang libro na lalo natin makikilala. Hindi natin pwede ipakilala sa Jesus Christ sa mga tao na mag-evangelize tayo kung hindi naman siya kilala. Nakikita niyo? Ano yung kabagan ng Jesus Christ? Ano ang pagkakilala ng Jesus Christ? Tao, Diyos. Wala ka lang alam ng teksto. May mapatunayan mo. So, ang Diyos na ito ay siya ay nakipag-relasyon sa atin. Siya un, siya ang nauna. Kaya binigay niya ang kanyang buhay sa atin. So, kailangan natin itong relasyon na ito. Lalo natin palaguin kung gusto natin magkaroon tayo ng relasyon mabuti sa ating kapwa. Pangalawa, yung relationship with self. Relasyon natin sa ating sarili. Walang magmamahal sa sarili mo. At paano natin mamahalin ang ating sarili? Sabi nito, self-awareness. Ano ang pagkatao ko? Bakit ako ang ganito? So, masalamatan natin ang Diyos. Ganito ka. Ang iba, naiinis. Ikinukulga niya ang sarili niya sa atin. Nilalang tayo ng Diyos na nakalagawa. So, anuman ang ating diversity ng mga tao, tanggapin na natin. Pinagkatawag, self-acceptance. Walang magtatanggap sa loob ng ikaw. Pag hindi mo natanggap ang sarili mo, di ba mahirap? Tanggapin mo ang sarili mo bago ka makatanggap ng ibang tao. Hindi ka marunong tanggap ang sarili mo. Mas po, ibang tao ang tanggap mo. Next, yung self-identity. Gusto ko dito magbigay ng self-identity. Ang identity natin bilang Kristiyano na Seventh Adventist tayo takaya ng mga tao. Ang sabi doon ni Pedro, peculiar people, a royal priesthood. Kakaiba na grupo ng galing sa kadiliman, tinawagan upang magdala ng liwanag sa mga tao. Paano kung hindi mo kilala ang Panginoon na tunay na liwanag? Paano ka makakabigay ng liwanag sa mga tao? So, napaka-importante mga young people. Ito'y dapat natin makilala natin lubusan ang ating Panginoon at lalo na ang ating sarili. Ito, sa relationship with others. Ang others dito, yung ating father. Mamaya-maya, didiscuss naman pa rin yung ating relationship sa ating mga magulang. Kung paano natin bibigyan ng paggal ang ating mga walang magmamahal sa atin, hindi ang ating mga magulang. So ang tanong, kumusta ang relationship sa mga magulang? Kaya mo'y nakapahinga sa kanila? Walang gap, walang gap, walang pader, nakakahala. Sana walang nakakahala. Katulad na sa ating Panginoon na mayroong mga young people na sa loob ng katulad na hindi ang asabi ng mama niya, papa niya, kung anong problema niya. Mas mabuti pa sinasabi niya sa mga kaibigan niya. Naralaman ang problema niya sa mga kaibigan niya. Walang ibang unang dapat makaalam ng problema natin kundi ang ating magulang. Sapagkat sila ang magsasaklul sa atin kung meron tayo problema. Lalo na sa inyong paghahanap ng mga kasama sa buhay. Ang una dapat niyong gawin ay ipaalam niyo sa inyong mga kasama. Ay mga kailarap ng panahon, maghanap ng mga kasama sa buhay. Ang prinsipyo dyan, magpaalam sa inyong mga kasama. Huwag niyong
Kita tahu. Ang ibang mga lalaki, kaya tago, pagkagalit ang mama niya. Lalo kung nagalit ang kung hindi ka nagpapakit. Kaya naman ang mga lalaki, dapat pagpaalam kayo sa mga magulang niyo at pagpaalam kayo sa magulang na gusto niyo ang babae makasang kayo. Ang karamihan, hindi nagpapakit. So, dito sa, with the family, importante ito na ang ating pamilya ay mabuti ang relasyon. Kapagkat sa lahat ng mga circumstances sa ating buhay, sila ang magtuturo. Isang kasi tayo marami ang involved, mga teenager, ang tinggalit ng mga magulang na pinapayo hanggang ikaw ay kala mo kaya mo na sarili mo, pero sa panangin kagipitan, doon ka lalaki. Doon ka lalaki. With friends. Sino itong mga friends na ito? Sa pagpipili niyo ng inyong magiging kaibigan, dapat pipiliin niyo yung mga faithful na Seventh-day Adventist. Kung mayroon mo kayo mga kaibigan ng mga Adventist, pag-aralan niyo. Dapat marami kayo kaibigan sa mga ating church. Kapagka darating araw, kung kayo ay magpapakasal na, walang ibang tutulong sa inyo ang inyong mga kaibigan sa loob ng Diyos. At pag kayo naghahanap ng mga abay, sino ang kukunin mo? Yung mga mid na yan, branch mid na yan, yung mga kaibigan nyo, ang karami niya, mga katuloy ko, minukuha. Kaya sa panahon ng kasalan, may mga hikaw, mga labas sa mga kilikili. Sapagkat yun ang kanilang kultura. So kailangan nyo, marami kayong kaibigan sa mga church. Yun ang magsusuporta sa inyo. Yun ang magtutulong sa inyo sa panahon na kayo ay magkaroon ng civil ng inyong relationship. So, friends! Next is within the church, relationship with the church. Kumusta ang relationship mo sa ating church? Sinabi yung church, yung mga kaibigan at mga member sa ating mga. Yung residents sa ating mga elder, the pastors and the members of the church. Kumusta ang relationship mo sa ating mga kapatid? Sana wala niyang gap. Pag kayo iway leader sa ating church, mabuti ang relasyon mo sa inyong mga kapilang people. Sapagat, pag nagbigay ka ng mga part sa iway program, sa afternoon program, wala dyan magkukuha ng part. Pagkiwin mo lahat ang programa, ikaw na ang superintendent, ikaw na ang iway, ikaw na lahat. Pero kung mabuti ang relasyon mo, pag binigay mo ng part, yan ay tutungo na. So, dito, with the church, kung kayo ay magpaplano na na magpapakasal, ang una dyan dapat paalamin nyo, ang inter, po ay mag-isigil na ng aming kaibigan, magpapaalam po kami na magpapaya magpapakasal sa church. Hindi ka-approve yung board. Hindi karakaraka lang basta lang kayo. Hindi ka-approve yung board. At, ipapaalam nyo sa ating mga church. Pero din tatabuhin, bakit nag-iisip kayo? Kasi kulang ang aming handa, hindi namin paalamin ang mga kapatid. Kasi pagkat nangyayari ang mga relationship, ang nangyayari, mag-uwis na namin nilang email. Kasi kami nagtitipid. Ang budget namin sa pagkasal, 5,000 na lang. Pakainin namin ng pansip na lang. Walang preparation! Pero kung long preparation at napaalaman niyo ang mga kapatid, pati mga kapatid, magsusuporta yan sa inyo, mga regalo yan, tutulong yan sa lahat, siya ang sabong bigay sa akin, mga yung daan. Pero kung wala, hindi alam ng ating mga chasunod, wala. Lalo na kung mayroong mga patay sa loob ng ating iglesia, namatayan kayo. Mayroon kayong problema. Sino magdadalo sa inyo? Sino magtutulong sa inyo? Ating. The church will grow ang sabi ni Rick Warren kung mabuti ang relasyon ng bawat kapatid. Hindi yan nakikita sa daming alam na doktrina.
ang iglesia natin, lalaguyan kung mabuti ang bawat tunas ng mga konting mga mag-aaway-away. Kung hindi natawag. During Santa Cena, kung tayo ay nag-aaway-aaway sila ng ating nagtitingin na ng mga kapit-bahay na community. Ang sabi ni Jesus, makikita, makaluloy tunay ng mga alagad kung kayo nagmama. Pero kung nag-a-counting na nga kayo, ka-counting na tayo sa church, nag-aaway pa, ano mangyayari? So kailangan mabuti ang relasyon ng mga kapatid. Mayroon kayong relasyon na mabuti sa ating mga kapatid sa loob ng iglesia. Ito na, with the officers. Dating araw, kayo'y maiimla. Sana ma-indap kayo sa officers. Hindi doon sa kapareho, sir. Ha? Na-indap doon sa? Same-sex. Mayroon na kayo'y sa Eastern world na kinakasal yung baro, same-sex. Bakla. Tumboy sa kawa. Yan ay karamaltuman sa harapan mo. Kahit yan ay binibigyan ng legal ng mga tao na ikasal. Pero sa harapan ng Diyos yan. Sapagkat nagkasalin si Eva at si Adan, sila'y lalaki at babae. Hindi pareho lalaki na kinakasal. Ano yung mag-ispadahan? Kaya isa-isang kasalanan yan na ginagawa ng tao. So, yan ang ginagawa ng kaaway upang sirain ang institusyon ng pag-asa. So, dito, sabi sa atin dito, with the opposite sex, hindi same sex. So, kung meron mga dito, may mga kapatid tayo ng mga medyo kutsapesos, ay paalalahan na natin sila. Ikaw, kahit ikaw kutsapesos, ang hanapin mo sa babae. Huwag kang maghanap ng lalaki. Sabagat na isa ka sa lahat. Kung kayo medyo mayroon ng hormones ng pagka-lesbian, tumboy, hanapin mo ang lalaki. Hindi. Alam mo, ang kaaway ay gumagawa inyo. So, dito sa opposite sex, napakalagay na dapat yung wala. Then, kung kayo ay nag-build ng relationship sa opposite sex, ang prinsipyo dito is to bring out the best of others. Huh? Hindi ikaw. Hindi sarili mo. Ang iniisip, ay, mag-aasawa ko ng ganito, ng foreigner, poor, sa mayaman ito, upang ako ay maging mabuti. Upang maging mayaman. Di ba? Kahit hindi ka mo nilang palataya, basta, hubad ito, mayaman ito, maging mabuti ako. So, hindi niya alam na pagdating ng araw, sabi rin ang kanyang karanasan. Kining ka, dinilag sa Amerika ng foreigner. Pagdating doon, didivorce ka, at iniwanan ka. Nakuha na, sinurindir mo ng corridor at patahan. Wala na. So, kailangan ito, mga people, isipin natin ito, na kailangan natin mayroon pang panalangin sa mga. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga kasama niyo sa mga. Nasabi nila ni Gilecha, when you are contemplating to get married, you need to kneel down and pray 7 times a day. Mayroon may 7 times a day. Na igaguide ka, ituturo sa iyo, katulad ng mga panahon ng bayan ng Diyos sa paghahanap ng mga kasama sa buhay, ay ituturo. Hindi puro kada. Mayroon mo pa kayo magkasama sa buhay ng puro kada. Nakita niyo agad, ito na! Yung tinatawag na yeah! So, sabi niyo, sabi doon, ang prinsipyo is paghanap ng pakikipagrelasyon
So the special friend is long observation. You observe mo ang kanyang ugali. Observe mo ang kanyang religion. You observe mo lahat aspekto para yan ang pag-ibig ay hindi pula. Dapat malaki ang mata mo na makita mo ang lahat aspekto. So, kayo mga bata pa kayo, mga teenager pa. Pero ang mga prinsipyo dito, matanda nyo. Sa pagdarating araw, makita po. Una, mainda po yung ginaw. Hindi siya. Kaya ang topic natin yung inamor. Yung gusto sabihin, mainda po muna. At sunod dyan sa inyong pagsasak ng pagkakas. Ang priority nyo ngayon makatapos sa makakalimutin nyo. Okay, makatapos sa marami. Profesyon na kayo, may kabang na kayo. Ay, nagawin lang yan. Pero kung tinahin lang inyong wala naman na kayo talagang buhay. Sa dyan di pa kayo, na-end up na kayo. Wala naman kayo pera. Useless. Next! Ito, ang gandang prinsipo. If the relationship doesn't make you a better person, then you are with the wrong one. Kung hindi ka magiging mabuti isang tao sa pagkikipag-relation mo, ang pinipili mo sigurado kung hindi mo pagkikipag. So, kailangan natin ito tatandaan. At dito, sa inyong pag-nurture ng inyong paghahanap ng makikisama sa buhay. Mga lalaki, pagdito ng araw, ito ang mga prinsipyo na nakikita na kayo na lalaki na kukuswaan. You need to recognize it. Sabihin niyo, okay na yun dyan. Huwag kayo mahina. Recognize yun siya. Ano yung buko ng pangalan? Yung mga kabataan, yung mga young people na yan, mandat na lang ang mga sa mga kabataan. Yung mga kabataan, yung mga dalagawa nata. Ay, hindi maligawan kasi sigiran mukmuk, sigiran mukmuk sa bahay nila. Kahit mag mga activities natin, sa mga pilo, kaya dadal ng mga youth camping, mga youth camping, hindi nag-isama. Hindi lang sa bahay. Yun ang makakakita sa'yo. Kung hindi ka nag-isama. So, dito, ay i-recognize siya. Next! Yung tinatawag na appreciation. You need to appreciate kung ano man ang ginawa sa'yo. Pero kung kayo mga dalaga, tinulungan kayo ng lalaki, kaibigan nyo. Yan, pwede ko naman. At doon magsimula. Karamihan ng mga lalaki. Paano ka ma-appreciate kung nakamagin pa lang yung dalit? Nakita mo na ang isang dalaga na na mayroon na nagkakambal ng tubig. Hindi mo lang itinulungan. Hingin? Kaya talaga tatanda. Tatanda talaga. So, kailangan dyan ay i-appreciate mo mga babae kung may nagtulong sa inyo sa kapataan ng lalaki. At doon magsimula ang inyong next! Yung validation or promise. Ano yung sabi ng promise? Sabihin mo na doon sa inyong trust. Sabihin mo sa kanya na ikaw ay magiging mabuti sa darating na sa buhay. Kaya ikaw ang aking pinipili sapagkat nakikita ko na ikaw ang magiging mabuti. May masama doon? Wala nga masama! O ikaw naman malalaki, babae. Sabihin mo naman sa crush mo na ikaw ay magiging mabuting tatay pati tinang araw. May masama ba doon? Wala naman. Eh kung yun ba ang katuparan ng practice mo sa kanya. Hindi! Wala! Magkatulad ni Miss Friend, sinabihan ko yan doon. Sabi ko, magiging kang mabuting asawa ng pastor. Hindi mo dapat naging asawa ng pastor. Amen.
May masama ba doon? Wala naman masama, di ba? Sinabihan mo. May katuparan niya pagdating araw. Pero kung nandun ka lang, nag-opo lang, buburo mo, kung hindi ka naka sa pagsalita, ah, wala. Darating ang artanda ka. Mamamatay ka. Na wala kang makakasama sa buhay. So, walang people, sabihin mo kung ano ang dapat kong sabihin na nagkikita mo nung magiging mabuti siya sa darating araw. You are prophesying here only in the future. Wala yung masama. Yung appreciation hindi masama. Ang pag-recognize hindi masama. Next! Support and encouragement. You need to support. Moral, financial, o ano kung man yan, kailangan mo. Dito sa inyong pagkakampi, kailangan mo. Tulungin kayo. Mag-support kayo. Yan mga dalak, mga aming gamping ulit ng lalaki, gusto ma-inlove sa inyo, mga dalaga, dapat marunong kayo mag-support ako. Naging gentleman kayo. Ang babae, madali na yung umibig kung talagang nagbibigay na lang. Marunong kayo ng isa sa sarili mo. Nakagita mo na kung ubo na yung dalaga. Hinggapin, ikaw na rin sinuha. Pero may kapot siya. Sasabihin mo na, ano naman yan? Wala. Paglapit ko sa kanya, sabihin mo yun sa'yo. Wala ito. Ano lang, nagparang isingising ka naman. Dapat din eh. Yun ang gagawin dyan. So, support and encouragement. Yan, ay walang gastos. May gastos ba yan? May pera kang gagawin yan? Pag nakita yan ang mga virtues sa'yo, ay sigurado yan. Sasabihin niyo sa'yo. Ah, ito na ang mga pinapangarap ko. Relasyon. Ito na ang ibinigay sa akin. Pag sabi mo niya, hindi pa siya nagsabi, oo. Tapos ng boxing. So, yan lang sa mga how to nurture a relationship. Ay, sigurado yan. Yan ay mga paraan na tinuturo sa atin upang tayo ay magkaroon ng mga kasama-sama. At ang ating pag-develop ng relationship doon sa opposite sex ay hindi lang dito sa lupa. Hanggang saan? Kaya ito ba nagkakasal ang aking payo doon sa ating mga kinakasal ng mga tribo? Kayo itatayo ng isang tahanan. Ang tahanan ito ay hindi lang ito saan. Doon sa langit, from the heavenly home. Nakasama niyo ang inyong mga anak. We are building a relationship for eternity. Hindi lang ito. Iba, ilang linggo, ang simana. Kaya nga, ang sabi ng ating binong, ang pinag-isa sa harapan ng Diyos ay walang sino man mano. Wala tayong divorce. Wala tayong legal separation. Yan ay isang ligutan. Pero sa ating church, Seventh Adventist Church, we uphold the sanctity ng relationship ng marriage for what? So, mga young people, habang kayo nasa mura pa, kaisipan, maswerte kayo sapagkat tinuturoan kayo ng mga prinsipyo ng marriage. Sapagkat pag dumating na ako nung nasa tama na kayong edad, may trabaho na kayo, kayo professional na, huwag niyo kakalimutan ng mga prinsipyo ito na itinuro ni Pastor Franche at mga prinsipyo. Kapagkat napakalit. Noong mga Next, acknowledgement of deeds, understanding in a struggle. Kung nagtulong sa'yo, i-acknowledge mo. Pasalamatan mo. At doon, lalo yan mag-upel. Hindi ka makakalimutan. Hindi ka makakalimutan. Paggawa ka ng mabuti, mabuti rin ang ibibigay sa'yo. Hindi ang tawag na. Love begins
Pag nagmahal ka, mamahalin ka rin. Pag nagtulong ka, pag nagbigay ka, hindi ka matulungin, hindi ka mapagbigay, wala. Ngayon pala, sasabihin niya sa iyo, hey, ngayon pala na, hindi ko pa yan, kaibigan ko pala yan, kulipot na, lahat na kasama ko yun sa buhay. So, ito, acknowledgement of the needs, understanding the struggle. Kung mayroon siyang dinadaanan ng mga problema, bilang isang kabataan, bilang isang pag-relation kayo, dapat unawain mo siya. Ang karamihan, gusto niyo palaging unawain siya. Pakita niyo? Yung mga dalaga na, lagi nilang gusto na. Nakasindol sa sarili. Naging section sa ang pag-ibig ay hindi nakasarili. Tulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo na umibig sa atin, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Bakit? Ang prinsipyo doon, iniwanan niya ang langit, be humble himself and be command at nagsakripisyo alang-alang sa atin. That is real. Ito ang tunay pag-ibig. Mayroong sakripisyo. Pag ikaw umibig na hindi ka marunong sakripisyo, ang relationship na yan, hindi ba? Papatuloy. Yan ang miracle ng pag-ibig na binigay ng Diyos sa mga puso ng tao. Ng relationship na ikaw ay mayroong nakita sa ibang iglesia. Doon sa inyong iglesia ay mag-upinsan kayo, mag-relatives kayo. Mayroon ka nakita doon sa ibang iglesia. Kung gusto mo makasama sa mga, ipuntahan mo, nilaman mo kahit malayo. Lakarin mo! Hindi mo, isipin mo halimbawa, naglakad ka, pagpunta doon, sabihin nyo lang, yung grabe talaga, pag-inig talaga, nilakad ng malayo, ilang punto ko nilakad. sa pag-uno lang yan, talagang marunong na magsakripisyo. Hindi yun. Sabihin na, wala, malayo yan. Wara siya. Okay? So, ito ang healthy concept about love. It's a special someone. Sharing of self. The object of love is the recipient of the overflow of what you have. Ano man ang sarna sa'yo, ibigay mo sa kanya. We need it to share it. Materially, spiritually, morally, kailangan i-share mo. Hindi yung palagi ikaw. Kaya ang karamihan ay nakuputol ang relationship sa kanya. Ang palagi iniisip niya, inisip mo ang aming sarili. Pa! Ito, the role of self-sacrifice. Happiness based on the well-being of the object of love. Kaligayahan, kasiyahan ng inyong mga kasama. Pero, kung pinagsamantayan mo na hindi pa kayo kasal, pinilit mo at binintisan mo, ano ang mangyayari? Kalungkutan ang mangyayari. Dadalhin niya sa kanyang buhay na mapait sa kanyang buhay. Imagine, pati ang pamilya niya, pati ang church, marami kami ang pinayuhan ng mga kabataan na huwag unahin ang dapat ipahuli. Ang iba, talaga, hindi makuntunan. Ngayon, yung isang kabataan natin,
nag-aaral, yung isang kabataan, nagkatapos pa lang pag-aaral. Talagos sila doon sa Legazpi. Akala ng magulang kung saan na. At nalaman na lang ang buntis ka. At ngayon, nandoon sa kanilang buhay. Walang trabaho, mga anak na, at ang magulang, yun ang nagsasakripisyo. Ilang bisis namin na idulit, ulit, pinayuan. Pero, kailan. Ang relasyon ng sa Diyos, hindi siya natangin. Ang prinsip mo dyan, pag mayroon mga temptation, katulad ni Joseph, can I do this thing? Ano siya? Kahit yung may babae ng gusto, si Mesh Putipar. Baka sabihin ni Joseph, ay, wala ito. Wala naman si Mr. Putipar. Ang babae naman na may gusto, para yung nandiyan ang paray, ito kayo. May mga prinsip yung ngayon ng mga tao, ng mga kabataan. Siya na may gusto. Kaya yan ang nangyayari. Hindi nila naisip yung consequence ng mangyayari sa kanila. Marami na ang mga kabataan na ang nahuhulog sa temptation na ito. At pati ang kanilang relationship Diyos. Siyempre, nahiya ka na magsimba. Kasi, pag nagsimba kayo, nahiya ka magsimba, hindi ka mabundi. Anong mangyayari mga tao? Nahiya yan. Chismis. Ang mangyayari. Yan ang problema. Ang ayong people. Sasabihin mo siya niya. Kaya ang kailangan yan, iluhod niyo yan sa Panginoon. Sasabihin niyo, Panginoon, ako na end up na. Kontrolin mo ang aking emosyon. Tulungan mo ako na ang aking priority ay makatapos sa pag-aaral. Dapat marunong ka maghintay. Ang pag-ibig ay marunong maghintay. Hindi yung crow anak. Kala mo maubusan ka na ng babae yung labi. Di ba ka? Dapat hindi ororada. Dapat dyan ay mayroon kang pagtatsaga. Kaya, ang prinsip yun eh. Pagtatsaga. At pag may tsaga ka, ano? Yeah! Pag sinabi ka ng dalaga sa'yo, Noy, maghintay ka. Yeah. At tayin mo. Tayin mo kasi, nag-aaral pa tayo. Diba? Ang pwede natin, makatapos saan? Oh, nakatapos sa pag-aaral. Sabihin naman sa'yo, maghintay ka, hanap na tayo ng trabaho. Laka pa naman trabaho, pagkatapos yung pili ko siya. Ayun yun, ang bali. Kailangan dito yung pangintanigin niya. Pero kung kayo ay mayroong mabuting relasyon kay Jesus, iunahin niyo siya at kapausapin niya siya sa panalangin, siya ang magtutulong sa inyo. At lahat ng ating pangailangan, sabi ba kanya, seek ye first the kingdom of God, in all these things shall? Pero pag hindi nyo siya ang prinsipyo na ating Panginoon, consequence. Mga friendship, pinahintay ako niya ng matahal. Tapos na ako sa pag-aaral, may trabaho na ako. Graduate ako sa ninyo sa college. Sabi sa akin, maghintay ka. So, ipinanalangin. Pag ang plano nyo sa pag-relation, inuna nyo sa pananalangin, may pagpapala ang Diyos. Pero pag sinunod nyo ang damdamin nyo, sinunod nyo ang mga barkada nyo, sige na! Sabihin sa'yo, sige na! Ano pa man? Ano pa man? Yan ang mga temptation na ginagamit ng kaaway upang makaranas ka ng mapait sa buhay mo na pagsisihan mo. Ang makaranas ng konsekwensya, hindi lang kaya.
Pati ang mga apo-apo. Di ba yung nakakata sa atin, si Iba Chani na magkasala? Sa counting decision nila doon, sinabi ng Panginoon, huwag mo yan, huwag kayong kakain dyan. Pag kayo kumain ng prutas na yan, ano mangyari sa inyo? Hindi lang. Ilang sila nakaranas kung kahit yung ngayon. Kaya paano mga popo na mabuti nga ang Diyos ay Diyos na pag-ibig. Kahit nagkasala ka, hindi na pala kaya yung tignan niya. At hanggang ngayon ay ipatuloy niya pinapalaya. Itong mga naririnig nyo ng mga lectures, yan ay pag-ibig ng Diyos sa inyo na pinapaalalaanan tayo. Hindi naman ang Panginoon dadayo na pumunta sa Diyos, sabihin ka, sa liwanag ng kalangkawalatian, patay ka. Di ba kasi Moses pag di ba? Diyos sa bundok ng Sinai. Ginagamit siya ng tao upang ang tao yun ang magpaalala sa atin. Mag-warning sa atin upang hindi tayo makasama sa ating buhay. At ang gusto ng Diyos, maging masaya tayo. Pero pag nagsuway ka sa kalooban ng Diyos sa pagkikipag-relasyon mo, yon ang mapatid na rin ang Diyos. Sabihin ko sa inyo, mga ito, ha? Marami ng mga kabataan ang hindi nagsunod sa mga payo ng Panginoon o nawala pati ang kanilang relasyon sa amin. Sa inyo mga churches na pinanggalingan, diskubrihin nyo at pag-aralan nyo kung mga young people na nawala na sa Diyos. Ang iba dyan, nagpag-slide na, nakapangasawa, hindi adventist. Sa pag-iigot namin sa ating mga distrito, nagtanong kami sa mga magulang, mga matanda na, nasaan po yung mga anak nyo? Ano yung mga apo nyo? Wala. Nanday lang! Asawa na hindi ka? Isang linggo, nagkasal ako doon sa Tigao, lalaki, babae adventista, babae ang lalaki niya. Pagdating doon sa reception, pakikusap na magparantumi na lang sa reception niya. Papakalan ng mga pira, parang bukong balita, pagdating pira. Eh, sa atin, iwan naman ang ating tradisyon, di ba? Hindi nilagay sobre ang ating donation, ang ating gift. Eh, sa kanila, hanggang hindi na uusap pera! Sige ang sabi! Payabangan na! Kahit ang ginawa na. Yan ang kultura ng katuloy. Sa atin naman, yung kaya naman. So sana sa mga ito ngayon, pero unahin natin ang ating relasyon sa atin. Yun, pagkabuti ang ating relasyon sa Diyos, ang Diyos ang gagabay sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, sa ating church, at doon sa opposite stress. So sana aming mga panalangin, ang Diyos ang magbigay sa inyo na makasama sa buhay. Lord Eternity. Makamit ka muna. Ikaw na may hapo. Pastor, may tanong po. Paano po kung ano, paano po pala kung may gusto sa yung babae, at tapos po, ano, ikaw, sa kunwari po ako yung nililigaw, at tapos po, yan pong babae, alpara pong nag-aalalanan. Kailangan. Ano pong ano doon? Bakit siya nag-aalalan? Nag-aalagan siya sapagkat hindi ka pa naka-belt ng relationship sa kanya. Dapat dyan mayroon kang ground preparation na ginawa upang hindi siya mag-aalangan sa'yo.
Kailangan yung transparent ka sa kanya. At ikaw ang gumawa ng mga paraan na talagang kaya mawala yung pag-alangan niya sa iyo. Siguro, wala pa siyang confidence sa iyo. Kasi sabihin, wala pang tiwala sa iyo. Pero kung may tiwala na yun sa iyo, ano man ang proposal mo na sabihin sa kanya, wala kang problema. Para yung nagba-Bible study tayo, pag ang isang tao may tiwala na sa iyo at may tiwala sa Panginoon, proposal mo niya na magpabinyag, hindi ka mag-mahirapan. Ganun rin yun sa pangliligaw, sa pag-bet ng relationship. Kasi kung may... Nagkameron na rin pa ako eh. Pag-test? Nagkahiwala din naman po kami. Anong dahilan? Ano po, Adventist ba siya? Hindi po, Pastor. Oh. Pinahintulutan niyo ng Panginoon na maghiwalay ko sapagkat hindi yan ang kalooban niya, sapagkat hindi yan kapareho mo ko pa na napakilala. Di ba? Ano mo naman po yung tanggap ko naman. Ayaw ng Diyos na ikaw mapawala sa kanya. Kung man yun ay nangyari, pinahintulutan ng Diyos yan upang hindi ka mawala sa kanya. Kaya ano man ang nangyari sa ating buhay sa paghahanap ng makarelationship, all things works together for that love. Huwag kayong maghinayang. Ang Diyos ay mayroong inilanyan para sa iyo. Ang sabi ni Ellen G. White, broken relationship is better than broken homes. Kaya kung halimbawa nagkabirin kayo ng relasyon mo, well, tanggapin mo yan. Sapagkat ang Diyos mayroon niyang tagama para sa iyo na mas mabuti pa sa iniisip mo. Pag inisip mo, yan, ay siguro kapaitan na ng buhay. Yan ang nangyari sa ating mga kabataan. Kaya ang iba dyan, kaya ng discourage. Ngayon, huwag na sana ako pakipag-relasyon na kasi kasaktan ako. Kaya pag binaglapit sa iyo, parang kuhang ka na. Kasi nasaktan ka. Natural yan. Dumadaan muna ng mga ganyan ang karanasan upang sa mga masunod na relationship, alam mo na kung ano mo ang inyong hindi yung kabiguan na wala nang pag-asang buhay. Habang may buhay, may tanong pa, salamat. Ayun, mga dalaga. Hello? Yung sampo, nasa loob ng aming bahay. Hindi mo tinik sa atin kung kanino mo nakalap ko yung nandun yun. Nakalap mo, hindi mo na, sobra na. Saan ka na ngayon? Oh. Ay, nandito ako sa kwan. Sa Santa Elena, naglaban kami ng yung pibilis na mga ito. Tagalog? Oh, nandyan. Meron pag naiwan ng mga leksyon dyan. So, kuha ka na lang. Oh, kasi kuha naman talaga ang English. Ang karamihan sa mga work sa office mo, wala pa ng mga lesson. Okay. Ito lang po. Sa aming mga dalaga din. Sa family po. Okay, sa family. Halimbawa po, ang parents ko po kasi, ang mother ko po Adventist, then ang father ko po Catholic. Then, dumating sa time na nawala si mama, then nahihirapan kami makapag ano kay papa. Kumbaga po, every time na ako magsisimba, lagi na, tapos sa food, parang inaano niya po kami, nilalayo dito sa church. So, paano po ba yung manage? Paano po kami makikipag-usap sa kanya na hindi niya po kami nakikitaan ng pagkawalang galang sa kanya? Kumbaga po,
paano kami makikihalubilo sa kanya? And paano ba namin siya masama dito? Una, panalangin ko sa Panginoon kung ano ang tama na inyong gawin sa inyong pakikipag-relasyon kay Papa. Para sa akin ang suggestion ko sa ganito yan. Kung ginagawa kayo ng masama, ang sabi ni Apostle Paul, do good to evil. Gawin nyo ng mabuti si Papa mo. At ipanalangin nyo siya ang gagawa ng Panginoon ng milagro sa kanyang buhay. Walang imposible sa Diyos. Sabi ko sa iyo, ang Diyos ay gagawa ng paraan na si Papa mo. Ngayon, at sa dati na ako, tatanggap ko rin si Jesus. Basta kayo maging faithful kay Jesus. Ginawan mo kayo ng masama ni Papa mo. Sige, gawin niyo siya ng mabuti. Ipakita niyo yung kabutihan sa amin, sa kanya. Darating ang araw, marirayin. Kahit ginagawang kayo ng mabali, ang masama. Mahal ko rin siya. Si Jesus Christ nga ginawa ng masama. Anong ginawa niya sa mga mataong nagawa ng masama? Ginawa niya ng mabuti. At yung mga tao na ginawa ng mabuti, na end up sa kanya. Diba? Yun ang prinsipyo. So, yan ang una niyong ministry na gagawin ni Papa. Kung na kayo mag-aanap ng malayo ang papagalipuran, si Papa niyo ang una niyong bag. So, huwag kayo magpabaya sa inyong relationship ito sa sabagsamba, sa inyong family worship, kung kayo'y nag-worship, di pa rin ninyo kipapan niyo. Pag kayo ginalitan, huwag kayo respetuhin niyo. Pasensya. Malawag dapat ano? Ang pasensya natin. Ayan, isa sa mga pagsubok sa atin para lang pala tayo na ang Diyos ay hindi tayo po. Sabi nga ni Jesus, Lo, I am with you. Even and to thine of. So ang inyong priority ngayon, na inyong panalangin araw-araw, ay sa naipuhi ng Diyos, lumambot yung kanyang matikas na puso na hindi niya makilala ang so ngayon, sana ngayong Christmas o ngayong New Year, hindi siya nang regalo. Yakapin niyo siya. Padaman niyo na mahal niyo siya. Baka alam mo tayo mga anak, minsan hindi tayo makayakap sa ating mga nanay at tatay. Express your love through hugging. Express your love to your parents. Yung comforting words. Your appreciation sa kanila. Sa kanilang ginawang kabutihan sa amin. Mahirap yung tayo magsabi ng appreciation ng kabutihan sa ating mga tatay na kabaong. Hindi na maririnig yan. Kahit anong sabi mo ng kabutihan sa tayo mo, pag nasa kabaong na, payakiya ka pa. Kaya habang buhay pa, na naririnig pa niya, sabihin mo na si Papa po na kahit kayong ginagawa ng masama, sasabihin niyo, mahal ka ba rin ang tao. Ang aming panalangin sa Panginoon na ikaw ang makasama namin. Iparinig nyo sa Kanya! Sabihin mo! Ang aming panalangin, Tatay, darating ang araw, makakasama namin ikaw sa Panginoon. Wala sabihin mo imposible sa Diyos. Ang Diyos ay gagawa ng paraan para sa Panginoon. Okay? Time na? Wala na kong tanong? Kayo manalangin. Panginoon, salamat po mga kabataan. Pasangin na mga po sa isipan sa pagkinig ng mga lektura ng po sa amin. Pagkahanap ang relasyon ng mabuti una sa inyo. Kami mga magulang, mga kaibigan sa amin, mga kasama sa Diyos. So,
sa bayan ng mga kapatahan ito. Hindi ka naman ang problema, gumarap sa kanila, sa kanilang pag-relasyon, silang pabaya. Dahil ng amin siyang kabataan dito, isip sa mga pinapatalangin ang kanilang relasyon sa kanilang tatay, sa kanilang alam na hindi siya magbago, hindi ang pagkaunawa at pagmamahal sa maraming mga bagulang at darating araw magsama-sama sila sa isang tiyanong tahanan na naghahanda sa inyo lahat ng pagdating. Sana mga kapatahan ito ay tutulong ang Panginoon na magpagamit sa inyo sapagkat mayroon silang mga potensyal na maging leader ng inyong iglesia ngayon at darating na araw. Ito nga yung sa pangalan ni Jesus. Okay? Okay.